Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Ako po si Fernand Permejo, isa po akong OFW dito sa Chuuk State, Federated States of Micronesia. Bali, 5 years na po akong OFW. Hindi ko po alam kung paano ko po umpisahan ang aking video. Pero gusto ko lang pong ipaalam sa mga kapwa ko OFW sa buong mundo kung ano po ang hirap ng ginagawa namin. Hindi lang po hirap sa trabaho, ang lungkot na mawalay po sa pamilya. Ako po ay nagsimula mag-abroad noong 2015 dito po papuntang Chuuk State, Federated State of Micronesia. Aminin ko po, napakabigat po ng aking saloobin dahil iiwan ko po ang aking pamilya. Sa loob po ng ilang dekada, ilang taon na magkakasama kaming pamilya, that year is una pong taon, 2015, na aking pag-alis papunta rito. Although masakit, pero kailangan po namin tiisin, kailangan po tiisin ng bawat OFW ang paglisan sa kanilang pamilya upang mabigyan po sila ng magandang buhay. Upang mabigyan po ng magandang kinabukasan ng aming mga anak. Kaya hindi po biro ang maging isang OFW, lalo na po kapag dumating na po tayo sa bansa natin na pupuntahan. Kapag nag-umpisa na po tayo magtrabaho, hindi po natin alam ang disgrasya, hindi po natin alam kung magkakasakit po kami, hindi po natin alam kung makakain po kami sa tamang oras. Sa mga kapwa ko OFW around the world, saludo po ako. Saludo po ako sa inyo. Saludo po ako sa sarili ko na kahit malayo po tayo sa ating pamilya, kahit masakit po sa ating kalooban, patuloy pa rin po tayo lumalaban. Patuloy pa rin po natin binibigay kung ano po ang pangangailangan ng ating pamilya. Para naman po sa aming pamilya dyan sa Pilipinas, hiling po namin ang inyong pagdadasal. Hiling po namin ang inyong operasyon. Naway, ipagdasal niyo po kami sa araw-araw na maging maayos po ang aming pangangatawan, upang mailayo din po kami sa anumang disgrasya. Wala pong ibang makakasagot, wala pong ibang makakatulong sa aming kundi ang Panginoon. Lalo na po ang suporta ng aming pamilya. Maraming salamat po sa aming gobyerno po ng Pilipinas, sa aming mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa patuloy po ninyong pagmamahal sa OFW. Naway sir, patuloy niyo pong paunlarin, patuloy niyo pong suportahan ang OFW. Hindi lang po ang mga OFW, salamat din po sa mga pagmamahal ninyo sa kapwa Pilipino, pagmamahal niyo po sa bansa. Sa kapwa po namin OFW, sa kapwa ko po OFW, manatili lang po tayong matatag. Manatili lang po tayong maging mapagdasal upang kung ano man po ang nararanasan natin ngayon is masurvive po natin. Sa kapwa ko OFW na patuloy ang struggle, sa kapwa ko OFW na nagkaroon po ng COVID-19, we will pray for you in behalf of all the OFW. In Jesus' name, you will be healed. Lahat po na nagkasakit na OFW ng COVID-19, in Jesus' name, you will be healed. Lakasan lang po natin ang ating loob. Huwag po tayong susuko, meron po tayong Diyos. Meron po tayong Panginoon. Lagi po natin siyang tawagin dahil hindi po natutulog ang Diyos. Kahit po napakarami na nagdadasal sa Kanya, lahat po yan naririnig ng Panginoon. Ibalik lang po natin ang ating sarili sa Panginoon upang maging maayos po ang lahat. Para po sa aking pamilya sa Pilipinas,
Ito po ako, nagawa ng video. Patuloy nyo lang po ako ipagdasal. Hindi lang po ako, patuloy nyo lang po ipagdasal ang bawat Pilipino, ang buong mundo, ang buong bansa na patuloy na lumalaban sa pandemya. Pagdasal nyo po lahat. Pagdasal po natin lahat. Naway makahanap na po ng tamang gamot upang pasok po na ang COVID. Napakasakit po sa bawat pamilya ang malagasan po ng isang oras. Ako po nararamdaman ko masakit. Sa lahat po ng OFW natin, laban lang po tayo. Laban. Huwag po tayong susuko. Meron po tayong gobyerno na patuloy na nagmamahal sa atin sa OFW. Ang mga OFW po ay patuloy na lumalaban. Ang mga OFW po patuloy na kahit po mahirap, wala pong imposible sa amin. Mabigyan lang po namin ng kaginhawaan ng aming pamilya. Magtulong-tulong po lahat ng OFW. Magsama-sama po tayo. Ipagdasal po natin ang bawat isa. Lalo-lalo na po ang kapwa natin OFW na nagkaroon ng COVID-19. Ipagdasal po natin sila na huwag malagpasan nila lahat ng pagsubok na binigay ng Panginoon. Patuloy po tayong manalangin, patuloy po tayong maniwala. Sa lahat po ng aming pamilya sa Pilipinas, maraming maraming salamat din po sa suporta nyo. Sa pamilya ko sa Pilipinas, sa asawa ko po, kay Annalie, maraming salamat, mami. Patuloy nyo ako pinagdadasal. Sa aking mga anak, si Ashley, si Aaliyah, si Yuhan. Maraming salamat mga anak sa patuloy niyong pagdadasal sa akin at hindi lang po sa akin. Maraming salamat po sa pamilya ko na patuloy niyong pinagdadasal ang buong mundo. Patuloy niyo pong pinagdadasal na maging maayos ang buhay. Maraming maraming salamat po sa Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa dito po ako sa inyo. Sa lahat po ng gobyerno ng Pilipinas, sa lahat po ng namumuno, dito po ako sa inyo, sir. Sir, ma'am. Maraming maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Dito na po ako magtatapos ang aking video. Mahal na mahal ko po ang aking pamilya. Mahal na mahal ko po ang aking mga magulang at kapatid. Naway makarating po sa inyo ang aking video. Maraming maraming salamat po sa mga kababayan ko at kapatid. Mabuhay po tayong lahat. To God be the glory.